Hai, kumusta? Ito, madalang tayo magpangita kasi di maiwasan maraming ginagawa, maraming alaga. Ito, medyo nakakaluwag-luwag ako ngayon. Meron din ba sabi ko nga sa inyo yung pang dining table na cover, lalo na doon sa mga ano tawag dito, yung may salamin sa ibabaw, ito ay pwede. Pero kung wala naman, pwede rin naman. Kaya lang, dito ay drenowing ko muna kasi kung i-actual natin sobrang haba, ito ay drenowing ko muna siya. Ito yung sa table. Ang table ko ay medyo tabingi. Pero ito na siya. Ito yung dining table na apatan. Susukatan mo siya dito. Susukatan mo siya dyan. Hindi ko na nilagay yung sukat kasi hindi naman pare-pareho ang mga table natin. Mayroon maliit, mayroon animan, mayroon apatan. Ito, itong tinatahi ko ngayon ay apatan lang. Sinukat ko dito. Tapos, gumawa ako din. Nagtabas ako nito, nasa ibabaw. Nagtabas din ako dito, yung pinakapaha niya, para sa kapal ng table. Tapos nagtabas din ako ng dito na pang raffles. Maiksi lang siya para cute lang. Kisa naman yung pwede rin naman basta plain lang. Tapos ni may salamin ito, pwede ninyo lagyan dyan ng yung anong tawag doon, yung placemat doon sa loob na mayroon design. Maganda kung plain, tapos lagyan nyo ng may kulay na plate mat doon sa loob para may maganda tignan. Ito ay sukat din. Wala siyang shearing ito. Pinakapaha niya paikot dito. Tapos magtatabas tayo ng pang raffles. Ang aking lagi, hindi ako nagra-raffles na yung shearing. Ang ano ko kasi, para hindi laging magulo, parang ganun din sa ginawa ko doon sa pang center table. Kaya lang, siyempre ito malaki. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit lagi akong may drawing. Kasi para naiintindihan nyo dito sa atin. Hindi ko nilagay ang sukat kasi yung sukat naman ng mga lamisa natin ay hindi pare-pareho. Pero itong aking ginagawa ay apatan lang. Kasi wala man ito salamin na nagpagawa sa akin. Pero sa ano siya, isakto talaga siya. Isakto siya dyan sa suka. Tapos isusuot mo na lang ito. Siya tapos ayun. Pero mas maganda sana kung mayroong salamin ang table nyo. Pwede rin. Pwede rin wala. Kasi kung halimbawa magkarumi man yan, madali ang pagtanggal. At banda dito, sa loob, lalagyan ko yan ng tali siya. Para hindi siya mahugot, itatali doon sa haligi ng table. Bawat kanto, apat na kanto may tali yan doon sa loob. Para hindi siya mahubo. Lalo na pag walang salamin. Kaya, ito, tinabas ko na siya, inumpisahan ko na nga. Kaya hindi ko masyado sa inyo pinakikita ang pagtatahi ko dahil medyo bumabata na si nanay at mahina na ang kamay ko kumilos. Kaya hindi na ako magpapaantay sa inyo ng matagal. Ang table niya ay medyo pabilog yung kanto. Yan siya. Pero iyan, malinis. Malinis ang loob. Laging lilinisin nyo. Yan. Ayan siya. Kinabwit ko na yung pinakapahan niya.
Ayan, ayan yung paha niya. Bago, ikakabit po dito yung shearing. Dito. Bakit baliktad? Hindi yan. Ganon talaga ako magtahi. Para pag binaliktad mo siya, malinis. Kasi pag nilagyan mo na siya ng shearing dito, nakatago na siya. Ganon din yung shearing, ay ano, plates natin, nakatakip. Tutupian mo rin siya ng gilid. Tutupian mo rin siya ng sa gilid lagi. Magkabali, magkaharap silang dalawa. Kaya pag tinahi mo na siya, halimbawa, ganyan, magkaharap na sila. Pag binaliktad mo na siya ng ganon, hindi na siya makikita ang gulo ng tela. Kaya yun ang tatandaan nyo lagi. Ang quality ng tahi lagi, yun ang hinahanap ng tao. Yung malinis at pulido. Kasi para pag may magpagawa sa inyo, babalik-balikan kayo. Kasi ganun ang mga customer ko. Hindi na, medyo kasi mataas ang tela ko, kasi nga per yard lang naman, medyo mataas din ang tahi, pero komportable ang nagpapatahi at hindi sila lugi. Kasi maganda ang quality ng tahi, hindi yung pabara-bara lang. Kaya yung lagi ang sinasabi ko na, di bali medyo mahal ang tahi nyo, basta hindi maganda ang quality ng tahi. Yung kasing mga tahi na nakikita natin, basta natahi nila, wala silang pakialam. Kasi ang isip ng ganyang mananahi, para madali masira, para bumili uli. Ganon ang ano ng tao, na yung mga negosyante na pabara-bara. Ako kasi hindi. Ang hinahabol sa akin ng tao, yung quality ng tahi na hindi masisira agad. Karamihan sa mga customer ko, yun ang mga gusto nila, yung hindi nasisira agad. Lalo na sa mga tela, siyempre pipiliin mo. Kasi nasubukan ko na rin naman bumili. Nagtatry talaga ako sa iba. Nagtatry ako sa iba na bumili, yung ibang mga malalaking company. Bumibili talaga ako ng mga product din nila. Huwag na natin sabihin kung saan. Alam na ninyo yun. Kasi hindi lang naman sila ang, hindi iisa ang may-ari noong mga nakadisplay nila. Marami. Marami yan. Hindi yan kasalanan nung atin nakikita na mga nagbibinta niyan. Kasi iba-iba ang may-ari noong mga tinitinda nila. Bumibili din ako, kaya lang sinusubukan ko kung ano ang quality ng mga tahi nila. Bumili ako ng bed sheets na natawag dito, queen, kasi queen ang bed ko. Alam mo kung ano ang binigay sa akin, double. Kaya doon sa o-order, pag may umorder, wag sa akin ha, kasi ang order sa akin tama lagi. Basta sasabihin nyo yung sukat, sasabihin nyo sa akin ang sukat lahat. Ang doon sa mga na-orderan, pag umorder kayo ng queen, huwag nyong sabihin queen, sabihin nyo king, kasi yun ang ibibigay sa inyo. Sa pag double naman, hindi ko rin alam kung anong sukat ang binibigay nila. Kasi ang double nila, queen yun. Ay, ang queen nila ay double ang size. Yun. Tapos, pagdating sa tela, ang ganda ng nakadisplay. Makikita mo, ang ganda ng kulay, ang ganda ng ano. Pero pagdating sa'yo, parang salaan. Sa sobrang nipis. Isang laba lang, wala na. Sira na. Kaya hindi ko sinisiraan yung iba dyan. Ang aking lang, sana maging tapat kayo sa inyong mga customer. Yun lang ang masasabi ko. Maging tapat kayo, kasi
Diyan tayo naghahanap buhay, binabayaran tayo ng tama, tapos bibigyan nyo ng hindi maganda, sayang naman, kawawa naman yung bibili. Diba? Iyon ang isang advantage ko sa kanila. Kasi yung mga tinatahit ko talaga, wala pang nagreklamo sa akin. Kasi magaganda talaga ang quality ng tela, quality ng tahi. Kaya ito dinadaan ko lagi sa mga drawing-drawing lang kasi gusto ko para talaga matutunan ninyo kung paano ang mga paraan, yung kagaya nito, table, dining table, hindi ko nilagay ang sukat, hindi ko rin nilagay ang, kasi hindi pare-pareho ang sukat natin. Kaya iyan lang muna. Magtabas ka ng sa ibabaw, bago yung paha, ito yung paha, ayan naman yung shearing sa ano, sa pang ruffles dito sa baba. Yan. Ito ay drawing ko lang. Kaya ito ay paalala lamang sa pang dining table at para lang kayo matuto. Madami pa ako, kaya lang talaga sa ngayon talaga wala na akong material, hindi talaga ako makaalis ng bahay. Kahit na may vaccine na ako, bawal pa rin kasi ano na tayo, bata na tayo. Sige, dito na lang muna. Tatandaan nyo lagi yung sinasabi ko. Paalala ko sa inyo at itong ating project ngayon, yung sa dining table. Papakita ko rin sa inyo sa susunod siguro yung itong aking salasit, yung sapin ay ganun lang, yung parang manipis lang siya para doon sa may mga salasit na ganyan matutunan din niyo ang pagtahi. Kaya lang, abang-abang lang tayo ha, huwag mag-apura, pakiusap lang, paki-share, comment, at share ninyo, at no skip ads. Share lang, at like nyo naman, lagi, or kayo, yun lang ang may tutulong mo sa akin. Yun lang ang hinihiling ko. Sige, bye-bye na muna. Dito lang muna tayo. Ito ay ang dining table at paalala. Yan ang pamagat nito. Ay dining table cover tapos paalala. Palaging may paalala ako dahil gusto ko yung natatandaan nyo. Huwag na yung mga basher ko, huwag naman mag-comment, sundin nyo na lang ang akin. Para pangaral ng isang nanay. Diba? Sige, bye-bye you!